like long time no see, okay? A long time no talk from me. Okay, so at least right now, I'm really happy dahil ang nagiging desisyon ng Congress ay talagang binigyan finally ng provisional authority at talagang sinainan na nila, and of course through the leadership of Cayetano, kaya nangyari po kung ano yung mga speculations ko or nangyari kung ano yung assessment ko mismo. So I'm really so glad dahil panalo ako, kasi natural yung mga iba hindi nila binigyan kasi ng pansin kung ano yung mga naging statements ko, kung ano yung nagiging final assessment ko, na sinabi ko na walang dapat sisihin dito kundi yung ating nagiging pandemic crisis, because of the fact na instead sana na na-focus katulad na they've already started doing the hearing by the time on last May 10, and of course dapat meron pang mga nagiging time na dapat pinagtuunan pa ulit ng pansin bago nangyari itong mga ganito, na talagang nag-decide na mismo ang NTC na kailangan saraduhan na mismo ang ABS-CBN because of the fact na wala nga naman itong license pa, okay? But dahil nga sa at that time ay nagbitaw na mismo ang NTC na kung ano man ang mangyari, talaga magbibigay talaga ng provisional authority para at least kahit papano ay magpatuloy pa rin ng operation ng ABS-CBN. Pero dahil nga sa sol-sol ni Kalida, and that was the reason why, eto naman, natakot naman ang NTC na baka mamaya mabigyan talaga sila ng case na yung about sa graph. So, yun. Kaya, nagkaroon naman talaga ng precaution itong NTC. Kaya, hindi natin pwedeng sisihin din ang NTC kung bakit sila nagkaroon ng desisyon ng ganon. And of course, hindi rin natin masisi si Kalida kung bakit siya nagkaroon din ng ganon, na kailangan i-remind din na kung sakali man, baka mamaya managot din ang NTC kung sakali man na wala pang provisional authority galing doon mismo, o kaya resolution galing mismo sa Congress, and then all of a sudden magbibigay na agad ang NTC. So kanya-kanyang mga rason ng mga yun, and that was the reason why I said na kung sakali man na merong mang dapat sisihin, it's because of our pandemic crisis. Kasi nga naman, instead sana na tuloy-tuloy na sana yung pandinig sa Kongreso at that time, na they've already started last May 10, and of course dahil nga sa nagkaroon naman tayo ng pandemya, and that was the reason why yung focus ni NACO mismo ng pandemic crisis o pandemic situation natin ngayon, dahil instead sana no, doon i-focus about yung pagbibigay ng resolution, dito na mismo na i-focus. And just like what I have read here sa final part ng article mismo galing sa Rappler, the speaker argued that the House was simply too busy with the passage of administration priority bills from the 2020 National Budget to the Bayanihan to Heal as One Act that gave President Rodrigo Duterte special powers to respond to the coronavirus pandemic. See, yun ang tinutukoy ko, yun ang nagiging final analysis ko, di ba? Kaya nga sabi ko ang aking conclusion right at the time. Anyway, after this, sasabihin ko mamaya, okay, ipapalabas ko ulit mamaya in continuation to this one, para at least alam ninyo na lahat ng mga nagiging statements ko ay talagang from point to point to point, and I don't even have to repeat them again, kasi mamaya lahat nandun, kompletos recados na po yun, okay? Ang sa akin lang naman, dahil nga sa nakita natin na eto na, naibigay na, eto na, finally, kung ano yung nagiging judgment ko, kung ano yung nagiging conclusion ko, well, I would say na talagang I am so proud, dahil kung ano yung naging conclusion ko ay nagkatugma dito sa nagiging resulta ngayon ng kung ano-ano yung mga inaantay natin, di ba? Ang masasabi ko lang dito ha, nasaan nga pala si Vice Ganda at that time na talagang kinakailangan siya ng ABS-CBN, di ba? Well, granted na natakot siya or whatever, dahil nga siya yung nagkaroon din ng issue tungkol sa pagbibitaw niya ng hindi maganda about Kibuloy. And of course, talagang pinaglaruan siya ng social media. And of course, pati na rin ako, nabanggit ko na rin na walang dapat sisihin dito kundi si Vice Ganda. Pero, iset natin aside kung ano man yun. Kahit ano sana mangyari, I know that Vice Ganda is a very, very brilliant person. Matalino siya kung tutuusin. Pero, nasaan siya at that time? Diba?
yung mga iba na pinagtawanan, sinabing kung ano-anong mga hindi malamo ng aso, kung ano yung mga ginagawa na nila ngayon para sa kanila, lalong-lalo na kay Kim Chiu, and of course kay Coco Martin. And of course, kahit marami rin humanga doon sa nagiging statement ni Angel Locsin, dahil nga sa, of course, na feel ng mga tao na talagang may puso rin siya pagdating dito sa mga natanggal ng ABS-CBN, lalo-lalo na kay Jobert Sukal dito, and of course doon sa cameraman na talagang nagbigay talaga ng sentimiento sa kanyang pagtanggal ganun. So, na-feel ko, as a matter of fact, napaiyak nga ako eh. Kasi, right at that time, doon ko na-feel na at least si Angel Locsin, na-realize pala niya kung ano yung feeling nung mawalan ng trabaho. Kasi as you know nga naman, natural kami, nagiging sampid lang kami ng mga iba't ibang mga istasyon. It's either GMA or ABS-CBN, TV5 or whatever. So kami, every time na kinukuha kami ng mga iba't ibang mga istasyon na yan, o yung mga maliliit pa na mga sumunod pa na mga iba't ibang mga TV stations pa, okay, natural, napakasarap yung kahit papano, kahit alam namin na hindi kami contract artist, alam namin na hindi kami talaga we don't belong, wala kaming karapatan na kami ay talagang magkaroon ng napakahabang contract or whatever, kung ano lang yung naibigay sa amin talaga, katulad niyan sa probinsyano, kung ano yung 13 episodes po na naibigay sa akin, sobrang pasalamat ko po talaga yon. Hindi ko kailan po makakalimutan yon, pero natural noong nawala na po yon. So it took a long time again bago ulit ako naka-recover. Dahil nga sa kahit papano, lately, pinagbigyan naman po ako ng, sa kabila sa GMA7, yung mga pag-guest-guest na mga ganun. And of course, as a matter of fact, I was just in the process of making yung Oh My Love. So, ngayon, hindi ko alam kung kailan ipapalabas yun. And hopefully din, magkakaroon din ako ng regular guesting po doon. And of course, ako, kahit papaano naman, I've always been very, 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 very thankful with all my sincerity na kung sino po yung nagbibigay din po sa akin ng kahit papaano ng opportunity, at least it's a great privilege na talagang kahit papaano hindi pa rin ako nakakalimutan. So, napakalaking bagay po yon. And if ever na one day, dahil nga sa nabanggit din ni Angel Locsin na yung mga walang trabaho, mabibigyan din dapat ng trabaho, mga ganun-ganyan. And then, of course, na-feel ko yung sincerity niya. That's why, for me, Angel Locsin, napaiyak ako. Gusto ko na talagang magbigay ng video na pasasalamat, supposedly, after that. Pero, nag-stop muna ako kasi ang sa akin ang importante, yung maipaglaban ko muna ang ABS-CBN, dahil I know naman na later on, pwede naman siguro akong manawagan ulit or whatever, in case man na kailangan ko ng tulong ulit or whatever. So sabi ko, pwede kong ipagpaliban yon. Samantalang, I can always make another video na sasabihin ko na please lang Angel Locsin, sana tulungan mo ako kasi napakinggan ko yung message mo na ganun ganyan. I could easily do that, pero sabi ko mas minaigi ko po muna na antayin na lang muna kung anong mangyari, because just the mere fact na I was there, na kahit alam ko na hindi ako yung talagang contract artist, pero kapamilya ako eh. Ha? From thick and thin, through thick and thin, from those times na nag-i-start pa lang ako, starting noong year 2000, hanggang ngayon kahit papano naman na I can still consider myself as a part of ABS-CBN kahit anong mangyari. Kaya sabi ko, kung sino nga naman yung mga katulad ni na Vice Ganda, na sila yung nabigyan ng big opportunity ng ganun pagkatapos,
by that time na talagang kailangan sila ng ABS-CBN para sana kahit papano, kahit pagtawanan na sana, kahit laitin na sila ng buong mundo na katulang ginagawa na ngayon ng buong mundo kay ano, kay Coco Martin, kay Kim Chiu at kina kung sino-sino pa yung mga nagsalita kay Angel Locsin, at least kahit papano sana ipinakita man lang ni Vice Ganda, hindi yung sasabihin nila na ipagdasal natin o whatever. Vice Ganda, ito lang ang masasabi ko. I mean, I could have appreciated you more kung ikaw mismo yung nagsalita man lang, hindi lang yung sa pamamagitan ng paglagay mo ng kung ano yung minessage mo sa ano, through writing. Mas masarap pa rin pakinggan yung nanggaling mismo sa'yo through video man lang sana, para at least ma-feel namin, ma-feel din ng mismong ano, ng mismong network na talagang you were there in times of hardships, in times of difficulties, in times na alam mo na naghihingalo ang ABS-CBN, na hindi na kinakailangan talaga na mag-ask pa sila, o kaya katulad yon yung nag-ask si si CEO Katigbak, na sabi niya na ngayon namin kailangan ng inyong suporta, ngayon namin kailangan talaga na malaman kung sino-sino yung mga ano, yung mga talagang mga tao na through thick and thin, they should be there. So, ikaw dapat yung number one na nandun eh. Pero hindi ko nakita. So, sayang. Napakatalino mo pa man naman. I mean, you could have made your statement in a way na kahit alam mo na hindi lahat ay mag-a-agree sa'yo. Well, katulad ni Angel Locsin. Kahit alam niya na maraming tao pa rin, in spite of kung ano yung mga naging statements niya, in spite of kung ano yung mga pag-explain niya in a manner na talagang with respeto talaga, kahit ano sana ang mangyari, kahit ano sana ang sasabihin ng mga bashers, lalo na sa mga DDS, sana naman ipinakita mo rin, hindi yung kung kailan lang nung nalaman mo na okay na pala, in-approve na pala ng Congress, tapos bigla ka ulit nandyan. Bigla ka ulit lumutang. Nakapanghihinayang talaga. Akala ko pa naman ikaw yung number one na magiging at least kahit papano, somebody who would speak out. Dahil kung ano man yung pinaglalaban ng ABS-CBN, at least kung talaga ikaw ay kapamilya, na totoong kapamilya ka, kung ano dapat ang pinaglalaban ng ating ABS-CBN, dapat doon ka rin, di ba? Kasi sometimes, kung hindi man naiintindihan ng iba, at least kahit papano makakatulong din naman kung ano yung laban o kung pinaglalaban ng ABS-CBN o kung ano man yung pinaglalaban ng mga iba pa eh. Mabuti pa nga itong si Catherine Bernardo. Diba? Alam niya na nagkaroon siya ng trauma at first dahil marami ang tumira sa kanya nung una kung ano man nasabi niya. Pero humabol siya. Humabol siya, the fact na sabi niya hindi ma-take ng konsensya ko na nandiyan naghihingwala ang ating tahanan pagkatapos hindi man lang ako makapagsalita. At doon din sa mga iba na mas minaigi na lang nila na manahimik na lang instead sana na kahit papano, hindi lang through writing, mas maganda yung through voice, through videos, para at least makita rin ng mga iba na well, at least by that time na kinailangan talaga sila ng ABS-CBN kung anong suporta man nila, mananalo man sila or hindi, kahit papano naman, makitaan man lang na talagang family. Ako nga hindi naman ako talagang considered na talagang as in ABS-CBN talent or whatever, kasi sampid lang ako dito eh, kasi nandun pa rin ang GMA7, nandun pa rin ang TV5 or whatever, kung sino-sino pa yung mga iba't ibang mga kumukuha sa akin na galing sa iba't ibang TV stations. Pero kahit papano, ipinakita ko pa rin yung talagang pagka-pamilya ko. Diba? Kahit anong sabihin ng GMA7, kahit sabihin nila na, o tingnan mo bakit siya nandun, eh samantalang kinuha na nga natin siya, whatever. Hindi yun eh, hindi na yun ang inisip ko. Mas inisip ko na lang na ako, may utang na loob ako sa istasyon na yan. At sana doon sa mga tao na number one dapat na magbigay ng kahit papano naman at magparamdam na talagang sila may utang na loob din, katulad ng sinabi ni Coco Martin. Ganun din si Kim Chiu, ganun din kay Angel Locsin, ganun din kay Catherine Bernardo. At least kahit papaano na-explain nila kung bakit. Diba? Kaya sayang, Vice Ganda, sayang. At
kahit papano, alam natin na sometimes we use kung ano-ano yung mga dapat nating gamitin para lang makapagpasaya ng mga tao on the expense of others. On the expense na kahit mapahiya yung mga ginagamit natin mga tao or whatever. Pero what if kahit konting apology man lang? Ako, I don't really consider myself as perfect. Marami rin ako mga pagkukulang, lalong-lalo na sa ating presidente. But ako, kahit anong sabi ng mga tao, at least I am still so proud. At meron akong evidences na ako'y DDS din. From the start nang siya ay umupo, I have all the proof on my YouTube videos na talaga ako'y DDS. Hanggang sa ako'y nakapagsalita dahil din sa pagtatanggol ko din sa mga taong nagugutom. Hindi para sa akin yung ginawa ko. Ha? Dahil kung mga relief goods man lang, ang dami ako nakikita nyo dyan. Wala akong ginawa kundi magluto. Ha? Wala akong ginawa kundi kumain, whatever. Hanggang sa sabi ko, hindi sapat yung ako'y nagluluto-luto na lang para lang meron lang akong ilagay sa YouTube para at least alam ng tao na ako hindi pa ako patay, hindi pa ako naguguto. Diba? Pero at least kahit papano naman sana, at least, this is an experience talaga na kung sakali man na ang isang, lalong-lalo na kung ang ating home na tinatawag, ay naghingalo at alam niya na kailangan niya ang tulong nating mga anak. Bakit hindi natin ipagtanggol? Bakit hindi tayo makapagsalita? At least kahit papano, we have to be there in order to protect. We have to be there in order kung ano man yung pinaglalaban ng ABS-CBN. At least we were there sana in order to make the statement sana para at least maintindihan naman ng tao kung bakit dapat bigyan pa rin ng chance ang ABS-CBN. Diba? Yun lang po. At sana naman, pagbigyan nyo rin ako ng pagkakataon na kung ano man yung nagiging statements ko, at least kahit papano, makita ninyo kung gaano kahapi ang isang mistika ngayon dahil kahit papano yung mga naging statements ko in the past, o yung nagiging conclusion ko, yung nagiging final assessment ko, at least kahit papano, I have the victory. And I am so proud of that. At kahit papano naman, makikita ngayon ng lahat na hindi ako nanahimik kahit alam ko kung ano yung magiging kahinatnan ng pagsasalita ko. So sana naman lahat tayo mga artista, in case na ganito ulit ang mangyari, we have to be there for thick and thin, kapamilya natin kung sino ang involved, kung sino-sino ang mga involved dito, kapamilya natin. Ha? Mga magulang natin, mga anak tayo. So sana naman, this is going to be a learning experience. Lalong-lalo na kay Vice Ganda. Kaya Vice Ganda, sana next time, huwag naman ganyan na. Kung talagang gusto mo talaga, ipakita sa amin, talaga ikaw matapang. This is the time sana, nagpakita ka ng katapangan. Hindi yung puro kabulastugan lang, doon ka lang matapang. Yun lang masasabi ko. And I'm sorry kung maha-hurt kita, pero yun lang ang naging assessment ko bilang kapatid, okay? Bilang kapamilya. Natural, if you really love somebody, because I care about you. Huh? I still care about you. Matalino ka. Sana naman, sa panahong ito, ginamit mo ang katalinuhan mo. Yun lang. Saludo pa rin ako kina Coco Martin in spite of all lahat ng mga naibato sa'yo, anak, saludo pa rin ako. Kay Kim Chu, saludo pa rin ako kahit pinagtatawan at ginawa ka na nilang kung ano-ano man. At least kahit papano naman. I am so proud of you. Angel Locsin, I am so proud of you. Sana there'll be a time na makasama rin kita. Sana makatrabaho rin kita. Kasi the last time I've seen you was when you were still a nene. When you were still young. And I was so happy, I was so proud na kahit papano nandun tayo sa dressing room, you were sharing me kung ano yung mga experiences mo na nakukuha mo in terms of kung sino-sino yung mga nagbabasa yung at that time na hindi mo akalain na kung ano yung mga sinabi nila, you had proven them wrong talaga. And I am so proud of you, anak, dahil kung ano man yung natahak mo ngayon, kahit papano naman, may puso ka pa rin na katulad ni Coco Martin para
pagbigyan din yung mga tao na kailangan mabigyan din sila ng chance. At Coco Martin, alam ko na hindi lang sarili mo ang sinabi mo na talagang you were able to express your sentiments, at para rin sa sinabi mo na paano na yung mga taong natutulungan namin, yung mga pamilyang tinutulungan namin. Well, yung mga pamilyang yun, that includes my family. Dahil kung hindi rin dahil sa naging tulong mo sa akin, hindi rin siguro ako nakaalis doon kung saan ako nagpiprito na lang ng manok. So, thank you so much, anak. I love you. And hopefully, there will be more times na magkakasama-sama pa rin tayo at magkakatrabaho pa rin. So, I'm still very proud of you. Hindi nabawasan ang aking paghanga. And of course, ikaw pa rin ang idol ng Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong bansa. Mark my word. Kung ano yung magiging kahihinatnan na kahit ikaw ay talagang pinagtawanan, kahit sinabihan ka na bobo, sinabi na nila kung ano yung mga hindi ka nais-nais, I am sure that you're always gonna be there, at least taas noo pa rin, taas pa rin yung pride mo na at least masasabi ng ABS-CBN na noong naghingalo ang ABS-CBN, alam namin kung sino-sino yung mga totoong mga anak mismo at kapamilya ng ABS-CBN. Yun lang, anak. Maraming salamat. God bless and stay safe. Kapamilya, laban tayong lahat, okay? Good morning. Wala pa akong tulog. But I really had to do this since na I have been watching over the videos sa YouTube. Ang daming mga speculations, ang daming mga kanya-kanyang mga tirada, or ang daming kanya-kanyang mga palusot, or ang daming kanya-kanyang mga paliwanag na hindi natin alam kung ano ba talaga ang hantungan nito, okay? So right now, just like what I said before, na hindi ako makikisali kung ano man yung problema ng bawat kampo, is either the ABS-CBN or kung sino yung mga naatasan talaga na magbigay ng supposedly renewal contract ng ABS-CBN. Pero since na naka-focus tayo ngayon sa NTC, okay, and of course dahil nga kay Kalida, dahil si Kalida mismo parang nagsulsol sa NTC na kailangan na talagang ibigay kung ano yung mga dapat na gawin in terms of batas. Okay, so walang nagiging pakundangan, kundi talagang NTC really had to do its best para at least i-implement talaga kung ano yung tinatawag nating batas, which is yun nga naman talagang sinasabi na batas is batas, okay? So we cannot dictate kung ano yung batas, yun talaga ang dapat sundin. Pero I have to consider also some other points, kasi natural batas is batas, pero i-consider din natin lahat kung ano yung mga iba't ibang angulo, and this is what I have done. Talagang nag-research din ako, and hindi man ako lawyer, pero I want to exercise kung ano rin yung naudlot na supposedly ako ay dapat maging lawyer ngayon kung talagang ang tatay ko ang nasunod. Pero of course at the time, dahil nga sa naging valedictorian din ako, I was a very good leader in school, and of course I was very very good in terms of academic, mga ganun. So right now I want to exercise also my freedom or my right, or at least a privilege, para i-exercise ko rin kung ano yung aking hindi natin pwedeng sabihin talent, because we're not talking about talent here. Kung ano yung ating opinion, yun na lang ang dapat nating gamitin, okay? So I would like to exercise kung ano rin yung aking mga nakita o aking na-research or ang aking pananaw, okay? So, dahil hindi naman natin pwedeng sabihin na okay, batas is batas, and then dahil nga sa hindi nagkaroon ng renewal ang kontrata ng ABS-CBN, and then that would end it. And of course, dahil nga sa ang naatasan talaga na number one na magbibigay supposedly ng renewal ay walang iba kundi ang ating
House of Representative or lang yung ang Congress, and of course once na na-approve mismo ng Congress and of course the Senate, and then it goes directly to the President as well. Pero according naman sa ating House Speaker o kaya yung ating Presidential Speaker, walang iba kundi ang ating spokesperson na si Harry Roque. So according to him, it wasn't the decision of the president, hindi siya makipag-interfere or hindi siya magbigay ng influence para siya mismo yung ating sisihin supposedly, 'di ba? Kasi natural ang sinisisi ng lahat is dahil nga sa nakapagbitaw ang ating presidente noon ng ilang beses na sinabi niya na I have to make sure that hindi kayo magkakaroon ng renewal of your franchise. So, of course, lahat ng mga tao ngayon, siya ngayon sinisisi. Pero, kung ibabase naman natin kung ano yung mga sinabi ng ating spokesperson, Harry Roque, hindi naman sa dahil ang Pangulo ang nagdikta o kay nag-influence dito sa nagiging desisyon ng NTC o kay naging desisyon ng ating Solgen or whatever, or ating Congress or whatever, pero kailangan himay-himayin din natin kung saan nagkaroon ng defect or whatever, because it's always the cause and effect anyway. Walang magiging effect na ganito kung hindi rin dahil sa isang cause. Okay, so there's always gonna be a cause, and that's the reason why naging ganito ang effect. So, himay-himayin ko ngayon. And I'm going to exercise also kung ano yung na-research ko at kung ano rin yung magiging opinion ko as pwede ko sabihin na magiging final conclusion ko. Okay? Kumbaga sa isang lawyer o kumbaga sa isang judge or whatever, at least eto, dito ko ma-exercise yung kahit hindi ako lawyer, at least dito ko ma-exercise yung aking kaalaman din in terms of kung ano rin yung pananaw ng isang katulad ko na bilang isang mamamayang Pilipino, and of course kung ano yung magiging final judgment ko at the end. Okay, so since naman na ang ABS-CBN ABS-CBN has already filed kung ano yung magiging dapat nilang gawin, lahat ng mga requirements, and of course they had filed the franchise on time, and as a matter of fact nalaman na natin. I'm not sure that everybody is known, pero at least I think nalaman na ng iba or majority, alam na natin na na-file pa noong 2014 pa. So meaning to say, they had enough time in order to file kung ano yung dapat nilang gawin. So it was filed on time. Okay, so hindi natin pwedeng sabihin na this is a question of na late ang pag-file or kung ano-ano man yung mga iba't iba pang mga pwede nating isipin na kung bakit hindi na ibigay yung renewal ng franchise right away. Okay, so, and of course, dahil nga sa naibigay sa Congress ang pag-asa, for example, naibigay sa kanila na sila yung magiging pag-asa, sila yung magiging root ng pagbibigay ng franchise agreement o kay authority, 'di ba, yung tinatawag na provisional authority, okay, na kung sakali man na kung ano yung nabitawan nila at the time na talagang nagkaroon talaga ng first hearing. Pwede ba natin pwede sabihin na first hearing or pag pagtitipon-tipon at that time ng ABS-CBN para itackle ito. Of course, nagkaroon naman sila ng agreement na in any case na hindi pa agad-agad na mabigyan talaga ng franchise ito, and then of course they've given their word of honor in terms of pagbibigay ng provisional authority or provisional permit. Pero ang nangyari nga naman at the end, hindi naman yun ang natupad. Okay? Hindi natupad. And that was actually March 10 nung nagkaroon sila ng during the first hearing. Okay? So that was the last time that they were actually joined together in order to have the first hearing. That was March 10 at the Committee on Legislative Franchise.
Okay, so sino ba ang in charge diyan? Walang iba kundi ang Congress mismo. Okay, kasi ang ating legislative body ay walang iba kundi kung sino-sino yung mga nandoon at that time. Nandoon naman ang ating speaker, walang iba kundi si Cayetano, and of course with the chairman Alvarez and the rest, nandoon naman lahat. So talagang natakel naman lahat kung ano yung mga dapat itakel pagdating sa kung ano yung mga dapat nating iungkat o kaya dapat i-explain ng ABS-CBN. And of course, as we know, na yung ABS-CBN had already asked for an apology, talagang nag-sorry. And of course, nalaman namin natin na there was a time din na noong tinanong talaga ng mga reporters o ng mga taga-media kung napapatawad na ba ng ating Presidente Duterte ang apology, o kaya kung talagang iaano na niya kung ano yung apology na ano, ina-accept na ba niya kung ano yung apology na ibinigay ng ABS-CBN, and he said, yeah, I'm taking the apology. So, meaning to say, kailangan i-separate natin kung ano yung nagiging issue regarding kung ano yung nagiging hinanakit ng ating presidente, na yun ang naging cause talaga ng pagsalita niya na talagang hindi na niya ibibigay kung sakali man ang renewal ng franchise ng ABS-CBN. Pero of course, dala nang yun ng ang kanyang damdamin that time. But I am sure naman na hindi naman emotion ang ginagamit dito kundi ang batas mismo. Okay? So, they have to be consistent dapat kung ano yung nabitawan nila. And of course, knowing naman na hindi lang naman ang ABS-CBN ang nagkaroon ng ganitong klaseng issue na na-late kung ano yung dapat pagbibigay ng franchise, dahil we're talking of other companies as well. At ang magiging example ay itong CBCP also, tapos yung PTNT, and of course Smart. Ayun, nagkaroon din sila talaga ng the same kind or similar situation na talagang nabigyan talaga sila ng consideration, the fact na natural, once na nabigyan ka na kasi ng franchise for so many years, pagkatapos for the renewal, hindi mo naman basta-basta na lang iganon na agad, hindi mo naman basta-basta kitili na lang, kasi there are a lot of people involved right there, lalo-lalo sa mga empleyados, lalo-lalo sa mga investors, lalo-lalo sa kung ano yung mga naibigay na as investments on this for 25 years already. So kailangan din i-reconsider ang mga yon. So they have to be consistent in terms of giving also ABS-CBN, kasi kung napagbigyan yung mga yon, kasi natural hindi naman ito yung bagong-bago pa lang na humihingi ng franchise contract, di ba? But we're talking about a certain franchise for 25 years, and then nandoon na sila. So it is very, very inconsistent kung napagbigyan yung mga iba, pagkatapos all of a sudden in terms of ABS-CBN bigla na lang na stop ng ganito. And then of course, that would be that would consider as ano, na para bang yung equity and fairness, nasaan yung equity and fairness dito, di ba? It would be very, very unfair. And of course, yung equality din, kailangan din kung ano yung treatment mo sa kabilang mga companies, and then of course you have to treat the same as well in terms of ABS-CBN. So ngayon, dahil nga sa ang nagiging order ng NTC na bigla na lang pinasara, na wala man lang binigay na tamang panahon or whatever, para bang biglaan na lang na nandoon, isinurban nila ng order, and of course nandoon naka-specify na talagang kailangan ma-stop na. Ma-stop na talaga right that minute, right that moment, I should say, right that day. So it was really an order na it was very improper, very inappropriate, and of course very insensitive. Insensitive in terms of nandito tayo ngayon sa isang pandemic crisis. So the timing wasn't really, really right. At kung right that moment ay talagang binigyan mo ng ganun ultimatum, and then wala man lang silang masabi, wala man lang silang ano para maikontest sana, that was really very improper. That was very, very inappropriate, and of course,
the best word to describe is it was really very, very insensitive. At kaya nga naman talaga nagkaroon talaga ng sentiments ang iba't ibang mga artista, ang iba't ibang mga kampo ng ABS-CBN because talaga naman na they really have the right to give out their sentiments at that point dahil yung timing isn't right to do this, okay? So, nasaan yung equity and fairness? Kung pagbabasehan din doon sa mga iba't ibang napagbigyan and then all of a sudden ang ABS-CBN is not. Okay, so they have complied all the requirements obviously, so hindi yun ang magiging batayan na it was really, really something na hindi na comply or something na it wasn't on time or whatever. They had complied just like yung mismong CEO na si Katig Bakit said na they had complied everything. And as a matter of fact, ilang beses na nilang paulit-ulit na talagang nagbigay talaga sila ng application o kaya they really had to go there para at least igising every time ginigising nila pero walang nangyayari. Meaning to say, they were just taken for granted. Okay. And then, of course, according to NTC then they had already certified na ang ABS-CBN had a great or good standing. So paano nila masabi na dahil nga sa hindi sila nag-comply or whatever? Well, in fact, it's been certified by NTC na na binigyan talaga ng certification na talagang na talagang nagkaroon talaga sila ng good standing, okay? So kailangan fairness should be applied since there's a gap in the law, okay? So there's a gap in the law. So kailangan talaga na ibigyan din ng consideration para at least kung sakali man na magkakaroon naman ng yung mga iba't ibang tao, for example, or iba't ibang mga companies, or example, nabigyan talaga ng consideration or reconsideration. And of course, kailangan i-apply din yung fairness pagdating sa ABS-CBN na since there's a gap in the law, okay? Alam natin na talagang kailangan isunod yung law or whatever. Pero dahil nga sa napagbigyan yung mga iba, ha, they had been given a chance na magkaroon pa rin sila ng continuation, nag-operate pa rin sila, continuous pa rin yung operation nila, kahit wala silang naibigay na approval from the NTC or approval coming from the Congress or from the Senate or from the President. So kailangan talagang may itrato ng equality. Magkaroon talaga sila ng equity and fairness. Pero kung hindi nasunod yun, minute say, this is questionable. Diba? Magiging questionable talaga. Bakit? Okay, hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil sa nagkaroon sila mga issues at time, nagkaroon sila ng mga kaso-kaso or whatever, pero nag-lapse na yung kontrata. So meaning to say, it has become moot already according nang galing mismo sa spokesperson na si Harry Roque. Sa kanya na mismo nang galing, it became moot already. So, ibig sabihin, hindi na yun ang basehan na bakit hindi ibibigay ng same kind of treatment o kaya fair treatment pagdating sa ABS-CBN. So, hindi natin pwedeng sabihin na dahil nagkaroon ng issues, dahil nagkaroon ng kung ano-ano yung mga isinampa, yung mga co-waranto, mga ganun-ganun, it has become moot already dahil nga sa nag-lapse na, na-expire na mismo kung ano yung nagiging franchise ng 25 years. Okay? So, it could have been before pa. Ayun, pwede pa. Pero ngayon, nag-lapse na, na-expire na, hindi na pwedeng iyon ang gagamitin para iyon ang magiging issue at ito yung isisingit kung bakit hindi bibigyan ng action para ibigay yung renewal of the franchise for the ABS-CBN. And of course, yung provisional authority na tinatawag,
natural, pag wala ka pa, for example, kung hindi ka pa yung existing talaga na nagkaroon ng franchise, so hindi basta-basta na lang ibibigay yung provisional authority unless na talagang meron ka na talagang naibigay na franchise contract. Pero we're talking about a franchise right here that's been existing for so many years, for 25 years or kung kailan pa sila nag-umpisa. Oh, and as a matter of fact, nag-umpisa nga pala ang ABS-CBN. It was actually, nag-research ako, it was actually, nag-start sila ng operate. They actually started on my birthday, December 18, 1968. I cannot believe it. Nag-research ako. That was the start of their operation, December 18, 1968. And then I was born December 18, 1968. So what a coincidence, di ba? So for me, para bang, ano ba to, coincidental ba ito? So, para sa akin, dahil nga sa nabanggit na rin ni CEO Katigbak na sabi niya na this is the right time na kung sino-sino po yung mga makipagsimpatya o kaya tumulong o kaya sumuporta, this is now the right time. Well, since you know naman na ako, from the start pa lang of my career bilang Mystica, ABS-CBN, as a matter of fact, sa kanila rin nang galing yung aking title na The Rock Diva. Of course, with Jobert Sokal dito and of course, Tony Carrasco noon sa programa ni Boy Abunda, diba? So, they were actually the ones who gave me the title bilang The Rock Diva of the Philippines. And of course, dahil din kay Kuya Germs, doon din nang galing yung aking pagiging split queen, yung aking pagkakaroon din ng natag ako, 'di ba? Yung pagkakaroon ko rin ng tag as the split queen of the Philippines. So, at least kanya-kanyang contribution in terms of my career kung bakit ako nagiging icon din. And of course, dahil nga sa mismong your face sounds familiar, yung ganon, natag din ako as one of the icons, walang iba kundi ang ABS-CBN din, okay? Hindi naman siguro ako magiging isang icon kung hindi talaga ako talaga qualified na matawag na magiging icon ng ABS-CBN. At kaya nga doon nga mismo nanalo si Myrtle sa Rosa dahil nga sa ang aking pagiging Mystica, yung image ko as Mystica, yun ang ginamit niya para manalo at that time. So, malaking bagay talagang ABS-CBN in terms of my career din. So, hindi ko naman pwedeng ipagkaila yun. And of course, dahil nga din sa ang probinsyano, especially to Coco Martin, sila rin yung number one talaga nagiging dahilan at hindi ko pwedeng itanggi rin yun. Sila rin number one ng naging dahilan kung bakit ako nakabalik sa showbiz din. And of course, ang GMA 7, sila rin yung nagpapatuloy rin ngayon. So, lahat ng mga to, it could have happened to any other station, di ba? Nagkataon lang talaga na ang issue. Ang issue is actually related to ABS-CBN right now. But it could have been GMA 7, it could have been TV5, or it could have been UNTV, it could have been the rest of the other TV stations right now, di ba? It could have been PTV4 or whatever. Well, ako, nagkaroon din ako ng sarili kong programa sa PTV4 with my The Mystic Road to Success. So, at least pwede kong maipagmalaki na ako, nagiging part din talaga ako ng showbiz industry. I became one of those na nagkaroon naman talaga ng legacy, di ba? So, kahit papano hanggat nandito pa ako, hanggat tinatangkilik pa naman ako, not necessarily na sabihin naman natin na ABS-CBN, pero at least right now, at present, tinatangkilik pa naman ako ng GMA 7. So, I could still consider myself as one of those who belong to the showbiz world. Na kailangan din, kung sakali man may mga ganitong mga klaseng issue, I am entitled also to my own opinion, or kung at least kung makaka-contribute naman ako in terms of kung ano yung naiko-contribute ko ngayon, well, it is my privilege and it is my right and it is also my freedom, okay? Alright, and of course, dahil nga sa ang Office of Solgen, okay, yung Solicitors General, si Kalida, I mean, kung ano yung naging statement niya to NTC may have affected his decision. And of course, natural. It was a big statement as well na talagang nakapagbigay din talaga ng
ng at least ng desisyon ng NTC. Kasi natural, kung ano yung hindi naman pwede sabihin natin na talagang na-influence or whatever, pero natural yung iba sinasabi na sol-solan kasi. Well, I mean, they're entitled to their own opinions. Kung yun man ang ibig nilang palabasin na nasol-solan daw sila, nasol-solan daw ang NTC ng Office of the Solicitors General na wala iba kundi si Soljen Kalida, well, inaamin naman talaga ng NTC na talagang, I mean, meron din talaga, it was one of those factors din. Pero hindi lang naman ng NTC eh. Hindi lang naman ng NTC, kundi iba't ibang mga sanay pa, iba't ibang agencies of the government din na talagang nag-remind din na kung sakali man na ipapaubayan na lang na talagang ipagpapatuloy pa rin ng ABS-CBN kanilang operation even without without giving the proper franchise o kaya the proper permit to operate, well, natural, kailangan din talagang maigising dahil otherwise kung sakali man na napinairal ang batas, eh di malilintikan naman talaga ang NTC. And of course, hindi rin gagamitin ng Soljan ang kanilang batas din, well, malilintikan din ang Solicitors General, no? Si Kalida, of course. So everybody had to exercise kung ano yung batas na hinahawakan nila. So everybody has been participating kung ano yung dapat nilang i-participate para at least later on, walang masisisi. And they've done all their best. Okay? So, later on na lang kung ano yung magiging parang pinaka-judgment ko din. Hindi ako judge, pero on my own term, okay? On my own final conclusion, okay? Sasabihin ko na lang later on kung ano magiging final conclusion ko based kung ano yung mga na-research ko. Alright? Okay, ito yung nagiging conclusion ko rin kung bakit hindi agad na ibigay din ng Senate o kaya ng most especially to the Congress. Because of the Republic Health Emergency which prohibits mass gathering also, and that includes the public hearing. Kasi natural, it has stolen the committee hearing, di ba? Ini-steal niya kung ano yung attention eh. So instead sana na nabigyan ng attention na i-focus kung ano yung na-start na nilang hearing last March 10. And of course, biglang pumasok ang ating COVID-19. And that was the reason why nanakaw yung attention ng COVID-19. Ang attention mismo ng ating Congress o kaya yung Senate in terms of pag-push through dito sa hearing mismo ng pagbibigay supposedly ng franchise o kaya pagbibigay supposedly ng permit in order to operate. Okay? So, hindi rin natin pwedeng sabihin na dahil nga sa nag-commit mismo o kaya nag-promise mismo ang ating speaker, most especially kasi siya yung mismong speaker at that time, si Cayetano, kaya siya nga yun ang blame. And of course, ang NTC, because ang NTC nasabi rin, under oath pa, kung hindi man under oath, at least nasabi at that time na kung sakali man na mabigyan na ng go signal, mabigyan mismo ng Congress o kaya yung Senate ng go signal, well, magbibigay sila ng temporary payay, magbibigay sila ng provisional authority para makapag-operate pa rin na kahit hindi pa na ibibigay automatically yung tinatawag na franchise contract. Well, at least nandoon yung authority sana na magpapatuloy pa rin ang ABS-CBN. Pero hindi nga mismo nagawa dahil nga sa pag-aakala nila na hindi nga magkakaroon ng ganitong COVID-19. So obviously, para sa akin, on my own conclusion, ang pwede kong gamitin as a cause kung bakit hindi natuloy ang hearing and as a cause kung bakit nagkadale-daleche na mismo
na kahit sabihin man natin na nagbigay talaga ng promise o kaya nagbigay ng word of honor ang ating Congress at that time na kahit kung sakali man na hindi ma-grant agad yung permit, at least magkakaroon mismo ng mismong authority or yung provisional authority na mag-operate. So since ngayon na kailangan i-reconsider din natin kung ano yung mga naganap na mga pangyayari, kung ano naganap na mga cause or whatever. So kailangan talaga na mag-file, kasi nga naman hanggat hindi pa talaga na ibibigay mismo ng Congress ang permit to operate, natural ang NTC will always say, well, sorry, hindi rin kami magbibigay ng permit unless na magkakaroon talaga ng mismong franchise contract coming from kung saan nang galing dapat. And that is, kung ano yung pinaka main source of it would be yung magiging decision ng Congress. So ngayon, I am sure na kung sakali man na ang Congress has the exclusive power on ABS-CBN's franchise. So kailangan yun yung agad-agaran talaga nilang actionan agad. And I am sure naman because I think the Congress or of course the House of Representatives, they have at least 1 month left. So kung sakali man actionan nila agad within this week, dahil ano ngayon, 'di ba? Kasi natural ang ating House of Representatives ang hearing. Nagkakaroon lang ata sila ng hearing from Monday up to Wednesday, and I think Thursday, Friday wala na ulit, so it has to be next again. So since na anong day na ngayon, I'm not really sure what day is it right now. So I am sure na itong week na to, para at least masolvan na to, mabigyan na talaga ng resolution or whatever kung ano man yung dapat nilang ibibigay. Okay? Sana right away mabigyan talaga ng action, otherwise dahil marami rin tayong pagbabasehan din na kung sakaling hindi ibibigay ang resolution agad-agad, ay talagang mako-question din ang mga pagbibigay ng Congress o pagbibigay ng NTC ng consideration tungkol doon sa mga nabanggit ko na bakit nag-ooperate pa sila. Diba? It will become an unfair. It will become a big question. Kasi kailangan yung equity and fairness din eh. Dahil kung hindi ma-exercise yan ng ating batas, hindi ma-exercise, especially in terms of NTC, in terms of ang ating House of Representatives, lalo sa Congress, na dapat sila yung number one na mag-execute in terms of yung exclusive power para mabigyan talaga ng franchise ang ABS-CBN, well, magkakaroon din talaga sila ng responsibility in terms of maku-question talaga sila. Magiging irresponsible rin sila kung sakali man na hahayaan na lang talaga nila na hindi mabigyan agad ng action ito. So kailangan, the only way in order to solve this is wala nang sisihan. Every agency has done its job in order to implement kung ano yung talagang tinatawag na batas, because batas is batas. And there is no such rule na kailangan talaga na ang mga yun na pagbigyan, pagkatapos dito, hindi. Hindi pwede yun. So para at least magiging fair at magkaroon ng equality ang treatment, kailangan they really have to act right now. So kung ano man yung mga pangyayari, kailangan magiging lesson sa lahat kung sino yung mga iba't ibang mga involved na agencies of the government. Kailangan ito na yung magiging lesson learned, kasi hindi nila kasi inakala na isang iglap lang may darating na unos, may darating na ganito COVID-19, magkakaroon ng emergency health katulad dito na tinatawag na Republic Health Emergency.
sino nga naman talaga ang nag-isip noon na magkakaroon tayo ng tapos bigla na lang mai-stop. Kasi ang inakala nga naman talaga ng Congress o kaya the House of Representatives at that time, akala nila tuloy-tuloy na once they've already started last March 10, akala nila tuloy-tuloy at akala nila walang magiging hadlang, walang magiging emergency situation na katulad na nangyaring ganito. So, kampanteng-kampante sila na nagsabi noon sa ABS-CBN o kung sinisino yung mga involved, sinabi nila na don't worry, marami pa namang pagkakataon para ito ay itackle, para ito ay talagang bigyan natin ng panahon. Pero all of a sudden, bang, biglang dumating ang unos, biglang dumating ang emergency situation, biglang dumating ang COVID-19. So, wala tayong dapat sisihin. Kasi right now, sinisisi si Cayetano, bakit daw siya nakapagbigay ng salita at that time, nakapagbitim ng word at that time, and then same as NTC, and all of a sudden, ang nangyari is nabaliktad biglang. All of a sudden, hindi natupad kung ano yung word of honor nila. Diba? Kasi yung mga iba, they're thinking na para bang jerk off lang sila, para bang alam mo, diba? I mean, if I would be allowed to say, para bang sinalsal lang nila ng sinalsal ang ABS-CBN, thinking na, oh, pagdating sa climax, okay na, parang ganun. Eh, biglang may dumating. Oh, so, hindi natapos yung pagsasalsal. Hindi natapos yung climax. Oh, so, eto ngayon ang nangyari, diba? It became a big issue. It became a big problem. So, sana malunasan ito, mabigyan ng lunas, malutasan ang problemang ito by means of giving an action right now. Right now. Hanggat kinakailangan talaga, it has to be the start of a certain solution. Okay? Katuloy yung sinasabi ko, ang solution sa ating problema, yun, di ba? In every problem, there's always a solution. Wala naman tayong pwedeng magiging problema hindi mabigyan ng solution . Otherwise, kung hindi na mabigyan ng solution, katulad ng sinasabi ni Mang Juan, si Enrile, si ex-senator, so siya pa naman yung nagiging Senate President at that time, pagkatapos sinasabi niya, ginigiit niya talaga na ang batas is batas. So kung hindi nagbigay ang Congress ng franchise contract, ibig sabihin wala na. So ibig sabihin, na-questionan pa nga siya nung yung mga nagtatanong doon sa radio. I think doon mismo sa province ko kasi they were actually talking Ilocano. So, and then of course, kababayan ko mismo si Enrile. As a matter of fact, dahil taga-Cagayan ako taga-Tugigaraw ako So, taga-roon din siya mismo So, ngayon, kung ganun yung patakaran niya, na bilang siya pa yung nagiging ex-senator and bilang siya yung nagiging Senate President that time, pagkatapos ganun lang pala kababaw yung pananaw niya na batas. Kung walang franchise, ganun, napakaliwanag na ganun ganyan, sandali lang. Nag-complain naman ang ABS-CBN kung ano yung mga dapat nilang ibigay na mga documents o kaya kung ano yung mga required documents para i-submit. At napakatagal na nilang isida. Meet pagkatapos, all of a sudden, ganun lang yung magiging decision na, well, pwede kong sabihin na, well, napakalungkot naman na kung sino yung iniidolo ko at that time, nung maliit pa ako, pinagyayabang namin na, Enrile country kami, Enrile province kami, pagkatapos, all of a sudden, ganun lang pala kababaw kung ano yung pag-ano niya dito sa kasong ito. Ha? Ganun lang pala kababaw kung ano yung magiging decision niya na kung hindi na nagbigay na ang Congress ng ganun, pinatay na mismo ng Congress. Yun yung magiging conclusion ng lahat, na para bang mismo dahil hindi nagbigay ang Congress ng permit o kaya ng contract, ng franchise contract for another 25 years, so ibig sabihin, ang Congress na ang pumatay mismo ng buhay o kaya kabuhayan ng lahat ng mga artista o kaya lahat ng mga investors o kaya kung ano-ano man involved dito sa ABS-CBN, which is, that's really very, very unfair. That's really very, very sad. Very, very sad. Sayang, akala ko pa naman, tuwang-tuwa na ako na pwede kong ipagmalaki habang buhay, hanggat siya ay nabubuhay. Pero kung hanggang ganun lang pala ang kanyang pananaw, lawyer pa naman siya.
na hindi na niya kinoconsider lahat yung mga aspects sa buhay ng ganitong klaseng klaseng problema. That's really very very sad. Kaya yun lang ang masasabi ko. And then of course, dahil nga sa sinisisi ang president dahil nga sa mga nabitawan niyang mga salita na. But of course, I really have to take the word coming from the spokesperson na sinabi niya na the president cannot overturn the decision and he will respect the decision of the Congress o kung sino-sino man yung mga dapat na atasan para mag-handle sa kaso na to. So, right now, they really have to file for a motion for consideration. Yun lang talaga. Yun lang ang final conclusion. They really have to file for a motion for consideration. That's the fact na based on kung ano yung mga naitakal ko na, based kung ano yung mga pag-research ko, based kung ano yung mga pangyayari, based at kung ano-ano yung mga nagiging cause and effect nito, they just have to go and file for a motion for consideration. Yun lang ang dapat na masabi ko ngayon sa ABS-CBN. Pagdating naman sa mga artista, stop yung pagbibigay ng sisi kung kani-kanino man, okay? So, anak Coco Martin, you have done your part. I salute you for doing so. And the rest, yung Angel Locsin, and of course, the rest of the ABS-CBN artists, stop right now, okay? Na-appreciate na ng ABS-CBN kung ano yung naging emotional sentiments ninyo. Natural kasi family tayo eh. Sino ba naman magtatanggol para sa isa't isa kundi family rin, di ba? Kapamilya rin, kaanak din, mga ganun. Pero right now, all we have to do is we just have to file for a motion for consideration and of course, mabigyan din ng sapat na panahon para kung ano yung mga iba't ibang itakal pa para sa panibagong contract and then, ano, kasi hindi naman pwedeng madaliin eh. So, yun ang dapat gawin instead na ma-freeze mismo kung ano yung servisyo ngayon binibigay sa atin ng ABS-CBN. Kasi it has cost them, di ba? It has cost them undue injury and prejudice talaga. Di ba? Prejudice ang nangyayari eh. Talagang it really has cost them injury. Talagang injury sa lahat ng mga aspeto. Marami na. No need for me to mention kung ano yung mga na-injure. Ha? Pagdating sa lahat ng aspeto, pagdating sa trabaho, pagdating sa mga empleyados, pagdating sa serbisyo, pagdating din doon sa mga lahat ng mga tao kung sino-sino yung mga nakikinabang in terms sa service na serbisyo talaga ng ABS-CBN. 'Di ba? So, it is not an issue about the president about the press freedom. It's not an issue. It's not even an issue about kung ano yung mga hinanakit o kaya sentiments ng ating presidente. That's not even an issue. It's not even an issue about press freedom. Dahil kung ang issue ay press freedom, siguro hindi na sila ngayon nakakapag-operate at hindi na sila nakakaano ng in a way na talagang na-i-establish pa rin na meron pa rin silang operasyon. Hindi nga lang sa pamamagitan ngayon ng TV or whatever sa mga channels nila, kundi o kaya sa radios nila, kundi sa pamamagitan ng internet or kung ano-ano pang ways para sila ay magkaroon ng kani-kanilang mga operation. And hindi rin ngayon pwedeng sabihin na talagang kawawa na yung mga employees because they had already established the fact na meron pa rin silang mga sariling mga salaries in terms of pagbibigay ng compensation from ABS-CBN. Kaya dapat hindi na sila magreklamo sa mga bagay-bagay na yun. Okay? Alright. So, dahil nga sa naibigay talaga ng ating ex-senator Juan Ponce Enrile, I was not really satisfied with his logic. I wasn't satisfied with his logic na talagang sinasabi na niya na kung talagang walang permit, ibig sabihin no operation man ganun. Hanggang doon na lang ang kanyang logic, which is I cannot comprehend with that. I am not satisfied with that. At bilang mamamayan at bilang isa rin sa industriya na talagang na-injure din in terms of kung ano yung
sakit na naramdaman mismo ng kumpanyang ABS-CBN, sakit ng mga kapwa ko artista, hindi man ako isa sa mga contract artist nila, pero at least pwede kong masabi na talagang napakalaking bagay din ng ABS-CBN sa buhay ko. Okay, in the past, and I'm sure na kung sakali magpapatuloy, I'm sure that it's going to be still part of my life in the future. Kung sakali man ako ay magkakaroon pa ng privilege or magkakaroon pa ng mga chance later on, kung sakali man ako ay mabubuhay pa, o kung sakali man na nandito pa ako sa Pilipinas, o kung sakali man na pagpapatuloy ko pa ang aking showbiz career. Okay, kahit alam ko na there are a lot of other privileges or a lot of other plans in our lives na hindi natin alam, ang Diyos na lang ang nakakaalam kung ang mga ito ay magkakaroon ng katuparan o hindi. Okay, so sana with my little explanation, with my little opinion, or kung ano man yung pananaw ko, and of course with my conclusion, sana makatulong din sa ating mga artista, sana makatulong din na kahit papano doon sa mga tao na nagkaroon ng haka-haka, nagkaroon ng sisihan, nagkaroon ng kung sino-sino yung mga ano, walang masisisi in every aspect here, kundi ang masisisi lang ay kung ano ang nag-cause. And what caused this, kung bakit, ha, na lahat ay naibinbin, o kay lahat ay na-freeze, wala nang iba kundi ang ating pandemic situation right now. So yun lang mga kaibigan. So sana naman po, dahil nga sa ako ay talagang I really wanted to give out also my statements, sana makatulong din po ng kahit papano. Ngayon, it's either you will agree or not. Well, at least I have done my part being a citizen of the Philippines. Yun lang po.